Pavilions, welcome to my channel. Ngayong araw na to, papashow ko sa inyo kung ang paano mag-ano siya mag-tidy ng mga plastic. Kasi sa atin kasi minsan kapag pupunta tayo sa mga superstore, grocery store or department store, meron tayong ano yung baga may plastic tayo na instead tayo ano natin, throwing in the garbage. We can make it tidy and reuse it again. We can reuse in different things. So, ngayon, para turuan ko kayo, kasi yung iba siguro hindi pa alam kung paano i-tidy yung plastic o halimbawa, pagaling ng grocery store, i-crush lang yung plastic, ilagay sa isang tabi. So, parang hindi maganda tingnan kasi kapag hanggang hindi mo siya magagamit, nandun lang yan sa tabi ng pangit tingnan. Sa akin kasi, ang ginagawa ko para matidy ko siya, neat siya tingnan, at ma-save din sa space, ginaganito ko siya, pinupold ko siya. Bali, pinupold ko siya ng parang triangle section. Nagaya nito. First, parang i-ano mo siya, i-fold mo siya into 4 folding, and then i-make it like half triangle. And then, make it like a rotation, like, left and right, left and right, something like that only. Very easy. Tapos, right, left. Tapos, pagdating dito kasi sa taas na to, pagkaya dito, mayroon siyang opening. Yung opening na yun, serve yun sa locking ng plastic. No? Para kahit, siya, secured siya, hindi siya matanggal yung pinaka-ano nito. Ganyan. So, ang ganda siya tingnan. Tapos, kaya ninyo ko. Kasi sa akin, kapag pumunta ako ng grocery store, kahit 2 piraso lang yan, ginaganyan ko siya. Tapos, nilalagay ko sa isang box. Whenever na kailangan ko siya, kinukuha ko siya. So, ito kasi na-ano ko na siya. Nag-fold ko na siya. Kasi lang, i-open ko para ipa-show ko sa inyo. Ito, medyo malaki-laki ito. Ito, ganito. Ganyan. Into half mo, tapos, i-fold section mo siya. Parang, one fold section, dumbaga. And then, make it to half triangle. And then, make it right, left. Ganyan lang siya. Parang siya talaga, yung triangulo sa atin na binibinta, parang gano'n. Tapos, pagdating dito sa taas, pag pinakadulo na, mayroon siyang locking section. Ito na po siya. So, ang ganda tayong tingnan kasi makasave ka ng space, hindi siya messy tingnan. At saka, kapag mas especially kapag wala kang space talagang paglalagyan, parang awkward na, plastic ko doon na, parang nagsaspattered lang. So, iyon, naisipan ko na i-share sa inyo kasi alam ko marami sa atin na hindi alam kung paano to gawin. Most especially sa mga mamsis niyang gagaya ko. Yung yung kusina natin, kasi usually nilagay natin na to sa kusina, di ba? So, kapag may konting cabinet ka, pwede mo siyang ilagay sa another plastic, then i-hide mo sa under the sink or sa cabinet na may pwesto sa bahay niyo. Parang ganun lang. And then, ang goodness pa din dito sa mga ganito na ma-reuse mo, kasi ngayon, may mga biodegradable plastic na. So, kahit itapon natin yan sa basura, lagay natin ang basura natin, din itapon. Ang tendency dito na madidissolve siya, kagaya nito yung plastic dito. Almost ng plastic dito sa Saudi Arabia, bali biodegradable na. So, parang eco-friendly na din, makasave ka ng, kumbaga, hindi na kailangan na kada, halimbawa, hindi maiwasan na matapon sa dagat, madidissolve na siya. Hindi kagaya ng plastic dati na, kumbaga yung content noon, hindi siya madidissolve kahit ilang years bago siya madissolve. Pero itong ginagamit na nila dito, bali, na siya, biodegradable na siya. Kumbaga, matutunaw na kung, for example, maka-ano naman sa lupa or mabaon sa lupa, matutunaw na siya. Yun lang po yun. At saka, kailangan din natin kasi, kapag ganito i-reuse natin, makasave din tayo ng pera. Yung instead na bibili tayo ng another bundle ng plastic na garbage bag, ito na lang gagamitin natin. Nakasave pa tayo, nakatulong tayo sa
sa kalikasan, nakasave pa tayo ng pera sa bulsa natin. Di ba? Ang ganda. At saka, sa lahat ng ano, sa lahat ng manonood, advice ko sa inyo na talagang ubaliin yung ano, i-reuse yung plastic bag niyo. Para ano, kumbaga hindi lang yan okay, may pera ka, makabili ka kung anong gusto mo sa ano, sa plastic bag, sa garbage bag. Pero yung outcome naman, kung yung garbage bag na binili mo, hindi naman siya biodegradable, sorry. So parang hindi ka na nakatulong sa kalikasan. Kumbaga kailangan natin maging eco-friendly kasi gaya niyan sa ozone layer natin, malaki na rin destruction. Kasi sa mga ibang plastic na hindi biodegradable, kung susunugin mo siya, nakakapos din talaga ng ano ng ozone layer. So kapag biodegradable ito, itong biodegradable, hindi mo na kailangan kasi pwede din nila itong ano, i-dilute. For example, sa mga factories, pwede ito nila i-dilute uli at gawin uling plastic. Kung mag-reusable yung ano natin, yung plastic natin. Kaya advice ko sa inyo, talagang as in na ugaliin nyo kahit dalawang peraso lang yan pagdating nyo sa bahay, pagkuha nyo ng groceries, ugaliin yung itupi nyo. So kahit anong dami ng plastic mo, yung volume yun, karang ganyan lang kadami. Kagaya sa akin ito, parang dami ko nitong ano, usually dami nito, pero tingnan yung ano kadami lang yung ano ko, ayan lang po, iyon lang kadami. Pero kapag ano mo yan, parang isang plastic na din yan. Okay, yun lang po. Salamat. Sana may natutunan kayo sa ano. So, sa tips ko, hanggang sa muli. Don't forget to subscribe and hit that bell button so that I can notify you if ever I upload a new video.